was Catriona Gray romanticizing poverty. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ako po ulit si Ilaw at welcome po dito po sa Light from the Light. Last Monday, alam naman po natin na galak, nagbunyi ang buong bayan ng buong bansa dahil nakamit po natin ang corona sa Miss Universe 2018. At marami po ang nasiyahan, marami po ang natuwa sa mga isinagot po ng ating pambato na si Miss Catriona Gray. Pero alam na rin naman po natin na may ilan-ilan pa rin po na hindi po nasiyahan, hindi po natuwa sa kanyang sinagot. Lalo na po dun sa huling katanungan dun sa question and answer portion kung saan sinasabihan siya na niroromanticize daw niya ang poverty or kahirapan. The question is, niroromanticize nga ba talaga ng ating pambatong si Miss Catriona Gray ang kahirapan or poverty? And the answer is, hindi po. No. Miss Catriona Gray was not romanticizing poverty. Alam niyo, brothers and sisters in Christ, kung hihimayin niyo natin ng mabuti yung kanyang mga sinabi, yung kanyang sinagot dun sa Q&A portion na yon, meron tayong dalawang bagay na matututunan. Meron tayong dalawang bagay na mapapansin. At ano po yun? Una, you have to find the good, the beauty, the blessing, the grace in everything. At pangalawa po, we have to have a what? A grateful heart. Kasi po, ito pong mga bagay ito ang magsisilbing dahilan para po ang negativity sa mundo ay, ano, ay hindi na, according to her words, mag-foster at mag-grow. Brothers and sisters in Christ, alam nyo po, ito pong sinagot ni Miss Catriona Gray ay actually hamon din po sa ating mga Kristiyano, lalo na sa ating mga Kristiyanong Katoliko, kung saan ang panawagan sa atin araw-araw ay ano, hanapin ang mabuti, ang biyaya, ang grasya ng Diyos sa lahat ng mga bagay at ano, magkaroon ng puso na nagpapasalamat. Kaya nga naman kung ang tingin mo ay niroromanticize ni Catriona Gray ang poverty, ang kahirapan, why don't you ask yourself, teka lang, meron ba akong pusong nagpapasalamat? Meron ba akong mata na tinitignan ang kabutihan, ang biyaya, ang grasya ng Diyos sa lahat? Baka kaya siguro nasasabi ko na niroromanticize siya ang poverty, baka kasi meron akong pusong ingrata at meron akong matang nega. Brothers and sisters in Christ, kung titignan din po natin ang gospel ngayong fourth day ng ating simbang gabi, makikita natin na tugman-tugma ito sa sagot ni Catriona. Bakit po? Sa ating gospel, matatagpuan natin, mababasa natin, mapapakinggan natin si Zechariah, binati ng anghel, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at mabubuntis ang iyong asawa. Anong sagot ni Zechariah? Where? Di nga. Imbis na magpasalamat, imbis na makita ang biyaya, imbis na makita ang grasya, siya pa ay nagduda at naging nega. Brothers and sisters in Christ, nega ka ba? Brothers and sisters in Christ, ingrata ka ba? Ngayong fourth day of simbang gabi, let's ask ourselves, do I have eyes that could see the beauty, the goodness, the grace, the blessing of God in everything? And do I have a heart that is very grateful, that is full of gratitude kahit anumang aspeto at estado ng aking buhay? Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami pa po tayong makatekis at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po ulit tomorrow dito po sa Light from the Light, Philippines! Yun lang.